Magandang araw, Pops, Goals, guys, idols. So, ngayon nasisingit muna natin tong video na to. Maikli lang to. Kasi nabali nga yung aking rear wiper, no? So, magpapalit tayo ng rear wiper na assembly. Kasi naputol nga siya, no? Tingnan natin. So, yan. So, yan, guys. Pops calls, oh, nabali. Hinatak ng bata sa likod, oh, nabali. So, wala na. Papalitan natin itong assembly ni. Ito. Buong ko. Kasi pag hindi natin ito pinalitan, hinatak naman ulit. Baka bumangga sa glass, mabiyak pa yung ating glass. So, yan ang kailangan mapalitan ito agad. So, balik tayo rito. So, pakita ko sa inyo yung wiper assembly, no? Rear wiper assembly. So, ito na Pops Calls, guys. Idols. Ito na yung order natin online na wiper. Tapos, ito yung laman. Wiper assembly. So, kompleto set na to. Mayroon siyang blade, saka yung arm. Ito. Ito yung wiper blade. Tapos ito naman ang arm. So yan. Yun. So maganda rin. Kamukha na original. Kasi OEM ito. Aftermarket. Kamukha talaga siya ng original. So tuturo ko sa inyo kung paano to i-assemble dito sa arm niya. Kasi hindi natin alam na mayroon pang hindi nakakaalam nito kung paano i-assemble at itabit doon sa ating DA sa likod, no? So, yung alam na, di mas maganda, alam nyo na. Pero yung hindi pa nakakaalam, manunood talaga kayo para alam nyo na. Para pagdating ng panahon, pag mayroon kayong problema na ganito, alam nyo na kung paano gawin. Or pwede nyong balikan kung nakalimutan nyo sa ating channel, no? So, ngayon, kunin ko lang yung aking ano, stand para hindi mahirap. So, ito na Pops Calls, guys, idols. Paano natin na-assemble to? So, tingnan nyo maigi, no? Ito yung position niya. Ganyan. Sarap yun. Yan. Ganyan na position niya na. Tapos, ito, nasa baba, itong may malaking butas sa baba. Yung medyo may pababa ng konti. So, yan ang pababa. So, ito, yung may hiwa dito, yun ang ipapasok natin dito. So, kailangan 45 degrees. Ganyan ang position niya. 45 degrees. So, kung nakatayo siya, ganyan. Kung nakahiga, ganyan. No? 45 degrees. So, ipasok mo siya dyan. Idiin mo lang. Yan. Pagka nadiin na, dapat pumasok ito dito. Ito, parang ipin niya. Ito yung snap lock. Yan. Pag idiin mo yan, pag ganyan, maglalock na yan diretso. Automatic na. Yan. So, yan. Lock na yan. So, pag ganun mo lang, yan ang position na ng wiper. Hindi na yan matatanggal. Unless, binalik mo na naman sa 45 degrees at hatakin mo, matatanggal na naman siya. No? Bilis lang. So, balik natin in 45 degrees. Dapat ang hiwa nasa baba. Yung pababa. No? 45 degrees yan. Tulak mo lang. Tapos, pababa mo na siya. So, lock up na siya. Nandito na yung lock sa ilalim. Yan, makikita natin. Tapos, tanggalin na natin tong blade protector. Ito, slide na lang siya. Palabas. Ayan. Wala na siyang gamit yan. So, ikakabit na natin siya ngayon. Bago yan, tanggalin muna natin tong cover niya. Ito. Pagtanggal ng cover, takin mo siya magkabila. Kabilaan lang. Para mag-open yung snap. Yan. Pag ganun. Palabas. Pag ganun. So,
Yan. So natanggal na siya. Ito na yung lock. Dito tayo maglalagay ng nut. Papasok natin to sa bolt niya. Tapos inut na natin dito. So punta tayo doon sa likod. So ang kailangan natin doon is number 10 na box range or open range or kung ano man doon na pwedeng niyong gamitin. Pwede rin yung ano adjustable na maliit, pwede rin. Sandali, kunin ko yung ano ha, box range ko. So ito guys, paps, course number 10, open and close. Hindi, joke lang. Open and open range and box range. Ito and open ito. So dito box ito. So ito gamitin natin, mas maganda kasi hindi siya luluwag. So punta tayo sa likod. So same lang mga paps calls guys, sa pagtanggal ng cover natin kanina, no? Ganyan lang. Yan. So ito ang tatanggalin natin na nut. So yung box range gamitin natin. Mabilis lang to. Agad, no? Wala na dyang rubber niya, yung rubber seal niya, para hindi pumasok ang tubig doon sa loob. So yan, pagkabit naman ng ating bago, dapat na i-open nyo muna ganyan. Ito ganyan, baliin nyo muna. Nakabali muna siya, no? Para hindi siya tumikit kaagad doon sa glass. So, dahan-dahan ibalik natin para makuha natin yung tamang alignment dito. Hindi siya nakasobrang higa. So, balik. Tapos, natas na konti. Tapos, baba. So yan, open na siya. Ganyan. Ganun ang position. Hindi siya masyadong baba, hindi rin siya masyadong mataas. Level lang. So yan, nilock na natin siya ng nut. So yan. Bilis lang. Pasensya na kayo mga paps, cause medyo madumi pa. Hindi pa tayo nakapag-washing, no? Importante na tutunan natin yung paglagay ng wiper assembly sa likod. Hindi sobrang higpit, ayun, tama-tama lang. Ayan. So yan, no? Ito na siya. Cover na lang, kulang. Siyempre, ang ilalagay natin na cover, yung bago, yung luma, hindi na natin lagay. Tago lang natin para anytime kailangan tayo ng ganito, nandyan lang siya. Ayan. So, subukan natin, panda rin yung wiper. So yan, okay na. So para makompleto na natin, turo ko na rin yung sa harap paano magpalit ng blade sa windshield natin. So guys, paps calls, dito naman tayo sa harap sa windshield. So ito, pagpalit ng blades nito, wiper blades, bilis lang din. So ito, tingnan nyo. Ayan, kita na, kita. Ito. Ito ang
bulak. Yan, tumutunog. May naka-osli dyan. Yan, ipitin natin yan. Para mag-atras itong blade. Pero bago yan ipitin, dapat naka-straight. Ganyan. Dapat naka-straight ang wiper blade. Para mapag-ipit natin ito, i-atras na lang natin pababa. Iba yung style nito kaysa doon sa likod. So ito, ipitin natin to dito. Tapos, the last slide, pababa. Dapat straight ang wiper blade sa arm. Dapat pababa. Pag na sumabit na siya rito, ikot mo lang pagkaliwa. Ganyan. So yan, labas na. Pagbalik naman, ganun din. Pasok mo lang dito una. Dapat dito yung lock. Straight mo siyang ganyan. Tapos tulak mo lang pataas. Lock na. Ayan, tanggal. So yan, lock lang dito. Tanggalin. Slide pababa. Tapos ikot ganyan. Ganyan. Pagbalik. Straight mo. Tapos itulak uli. Lock na. So, bantayan nyo lang guys, Pops Calls, pagka ganito. Natanggal yan. Bantayan nyo lang na hindi siya pumalo dito sa ating windshield. Kung hindi, biyak ang ating windshield. No? Yan ang safety, no? Safety first. Kailangan, pag nakaganon yan, bantayan nyo na hindi pumalo doon sa glass. Kasi pwedeng mabiyak itong windshield natin. So, yan. So, bilis lang, no? So, sana may natutunan kayo kahit konti sa ating video ngayon, no? At, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa mga baguhan lang yan dyan, no? Yung napadaan lang sa ating channel. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong videos na i-upload. Abangan nyo, marami pa tayong videos na i-upload na regarding po sa DA64BW or kahit tulad ng mga unit na ganito na pwede nyong makuna ng ideas. No? Tapos, hindi lang puro sasakyan ang ating videos dito, halo-halo ito, no? Mayroon tayong travel, mga tourist spots na finiture dito. Mayroon din na DIY sa electronics, sa electrical appliances. Mayroon din doon sa mga peso wifi bendo. Yan. So, marami kayong matutunan dito, hindi lang sa sasakyan. So, sana mag-subscribe na kayo para pariha tayong maraming alam sa mga bagay-bagay para hindi tayo maisahan ng iba kasi marami tayong alam. So hanggang dito na lang guys, Pops, Calls, guys, Idols, at salamat sa panonood. Till next time, bye.